Nadagdagan pa ang mga binabantayan kaugnay ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS. May sintomas na po kasi ang sakit. Ang labing isang nakasalamuha ng unang Pilipinong kinakitaan niyan sa bansa. Kaya patuloy ang panawagan ng Department of Health, lumutang na ang iba pang pasahero na kasabay ng Pinay nurse na positibo sa delikadong sakit para matiyak na hindi sila nahawa. Saksi si JP Soriano. Hindi na lang ang buntis na Pinay nurse na nagpositibo sa Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV ang binabantayan sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. 11 sa 56 na nakasalamuha ng nurse ang nasa RITM na rin matapos makitaan ang sintomas ng MERS. Kabilang sa kanila ang mister ng nurse at 10 staff ng ospital sa San Pedro, Laguna, kung saan unang inadmit ang MERS-CoV positive nurse. Para maging talagang sure tayo na negatibo, dapat kunin yung plema at yun ang tingnan, which is another test that we are currently conducting. Hindi ibig sabihin na may sintomas ka ay may MERS-CoV ka na. Panahon po ngayon ng flu, medyo maginaw-ginaw ngayong panahon na ito. Pero hindi pwedeng pakasiguro kahit walang sintomas dahil 2 linggo ang incubation period o tagal bago makaapekto ang virus. Kaya nga inadmit na rin sa RITM ang biyanan at kasambahay ng nurse kahit wala pang sintomas ng sakit. Mayigit 100 namang kapwa-pasahero ng nurse sa Saudia Airlines Flight 860 ang dapat pang hanapin. Sa 220 kasing pasahero ng eroplano, 92 pa lang ang nakontak ng DOH at pumayag magpasuri. Isa pa lang ang sumailalim na sa test na sa 1 linggo pa malalaman ang resulta. Bukod sa RITM, pwede na rin silang magpatingin sa San Lazaro Hospital, Lung Center of the Philippines at Southern Philippine Medical Center na activated na rin para maging testing facility ng MERS. Nakipag-ugnayan na rin daw ang DOH sa mga pribadong ospital. Hindi man daw ganong kadaling kumalat ang sakit ng MERS sa isang komunidad, patuloy pa rin nananawagan ng DOH sa mga pasahero ng Saudia Airlines Flight 860 na makipag-ugnayan na sa kanila sa lalong madaling panahon. JP Soriano, ang inyong saksi